So para sa mga naghihintay ng teardown video natin kay Bluetti AC180, eto na guys. So para sa mga hindi alam, eto guys ay 1800 yung kanyang inverter, tapos featured pa siya ng lifting, powerlifting mode na umaabot ng 2700 watts. Tapos yung kanyang battery ay 1,152 watts hour, naka-light PO4. So para sa mga gustong malaman yung information about dito, nasa description box yung unang review ko dito. Tapos yung link ng product na to nasa description box at top comment section. Unang review ko pa lang dito noon, marami nang nagre-request ng teardown naman, wantilasag. So ngayon, eto na. So ngayon ay buksan natin. Gamit tayo ng metal spudger, kasi hindi kaya ng yung plastic. So dito natin siya bubuksan. Dito. Ingat lang sa pagbukas kasi nga nagagasgas. Ganun natin. Yun. And sa side. Nakalak lang siya guys. Tapos yung plastic na ginamit dito ay ABS yung ginamit, kaya matibay, hindi basta-basta magka-crack. Dito meron din tusukan, kahit di mo tingnan, tutusok mo yan. Yun. Okay, so yun siya guys, parehas ABS plastic yung kanilang ginamit dito. Madikit sa kamay. So dito wala po yan. Huwag po natin tutusukin kasi diretso sa loob yan, oh. Yung screw niya ay nandito. Tapos eto, tatanggalin muna natin. Baka kasi nakakapit sa loob yan. Mahaba. Oh. Yung sabi ko na kanina, baka nakakapit pa to sa ilalim. Kaya kahit na natanggal natin yung screw, magkabila, hindi pa natin mabunot yan. Ibig sabihin, nakapundasyon talaga sa ilalim yung kanyang handle. Talagang bit-bit niya lahat. Hindi lang dito sa taas. Yun o, hanggang dito sa ilalim nabubuhat niya. Tapos sa mga product ng Bluetti, mamaya papakita ko yung mga tornilyuhan niya, hindi naka-screw sa plastic. Kahit sabihin na natin yung plastic niya ay matibay na klase, hindi naka, kumbaga hindi siya naka fine thread siya, kumbaga. Ayan, hindi siya naka-screw dito sa plastic, kundi metal din lang. Yun. Made of aluminum. Tapos rubber naman dito, rubberized. So yan guys, tignan natin na walang makulog na screw dito. Ito yung kanyang wireless charging pad. Try natin buksan para makita natin. So ito guys yung kanyang wireless charging pad. Parang ano yung induction cooker. Meron siyang work coil dito or
yun naman ang tawag dito. Yun yung mag-i-emit ng high frequency signal, tapos yun yung magbibigay ng kuryente sa mismong receiver. Parang lutuan na maliit. Tatanggal ba to? Ayun, tatanggal sa kanyang output. Okay, kasama nang matatanggal yung kanyang connection dito. So subukan nating ibalik kung aandar pa siya ulit. Yun, goods. DC, AC. Ayan, all goods. Okay. Tapos, yun lang guys. So, kung tatanggalin siya pala ay by module. Nandito na yung kanyang display, yung mga outlets, mga buttons. Nandito na yung kanyang mga DC-DC converter. So, malamang ito yung kanyang regulator sa kanyang output na DC. Okay, sa mga, kung naman to, sa mga pang-charge ng cellphone. Ito yung 15 watts siguro. Malamang kasi nga mas maliliit. Ito yung 100 watts na power delivery. So regulated yung kanyang output na DC. Mga inductor. Yung fan. Bubunot ba to? Ayun, bubunot nga. Parehas, magkabila. Ito yung kanyang temperature sensor. Tagalin natin sandali. Ito yung sensor sa kanyang output, temperature sensor sa kanyang high output. Ito naman yung sensor sa kanyang input. Sa kanyang DC-DC converter. Tapos ito naman yung kanyang DC to AC converter. So gamit kasi ito para yung kanyang hangin ay nakafocus lamang sa mga parts na talagang dinadalaw ng init. So bakit ko ginagawa to? Kasi ganito guys, kung ano yung binili mo, yun yung makikita mo. At kung ano yung nakita mo, yun ang binayaran mo. So ito siya guys. Ayan. So sa mga wiring, kahit na bunot-bunutin mo yan, meron marking dito, marking dyan, tapos may marking dun sa board. Ganitong ground. Meron siyang tatak dito, tapos may tatak sa board. So kahit bunutin mo yan, tanggalin mo yan, very easy kasi nga, meron siyang mga marking. So dito yung kanyang battery. Hindi ka na malilito. So pagbalik kasi nga, meron na siyang marking. Paglapag mo, nandyan na. Tapos lahat ng mga wire, meron siyang lock. So sa tingin ko, yung mga ganung klaseng mga feature dito, worth it kasi nga sa binayaran mo na 50,000 or 60,000, sulit talaga. So babaklasin natin yung board. Eto, tatanggalin natin. Sisilipin natin sandali yung kanyang battery. Bunutin natin dito. Mayroon nga lang bunutin. Yun. Meron siyang lock na pag hindi mo napisil yung lock, sigurado magbubunong braso kayo dyan. Then sa kanyang battery, tanggalin natin lahat muna dito yung iba, tapos saka natin ihang yung kanyang battery. Yun. So ito, pag-usapan muna natin yung kanyang main inverter at kung ano-ano pa dito. So dito makikita naman guys na yung kanyang build quality ay solid.
napaka-solid sa napakamahal na power station. So dito, kahit sabihin na natin na mawisikan mo siya ng tubig, yung kanyang mga IC, coated siya ng sealant, silicone sealant. About dito sa kanyang mga output na mga IGBT, nakita ko na kung anong part number niya. Pero nung tinignan ko sa Google or kahit ano pa dyan na site, wala akong makitang information. So ito guys yung kanyang part number. Kung interesado kayong hanapin, pwede nyo hanapin. D26 parang J0EN. Ayan. So dito, ito yung kanyang DC-DC converter na ihalo dito sa kabila. Tapos dito naman sa kabila ay yung kanyang tawag dito yung kanyang MPPT charge controller. So naihalo dito yung kanyang DC-DC converter. Plus yung AC charger niya, ito malupit, yun o. Ito yung kanyang AC charger. Ayan. Ang kakapal ng coil. Okay. Ito yung kanyang output na inductor. Yung kanyang transfer switch or kanyang ATS, capacitor, mylar. DC capacitor, yung electrolytic para sa kanyang supply, battery. So ayan. Tapos yung kanyang patayin muna natin to. So dito siguro yung kanyang standby to, standby supply para dito sa kanyang board sa display. So ito yung kanyang MPPT charge controller. Masabi ko ito kasi sinabi kong MPPT charge controller 80 volt. So ang maximum dito ay 60 volt yung pumapasok lang. Tapos 1200. Tapos dito naman sa kabila, para sa kanyang charger ay nasa 25 volt na dalawa. So ang range niya ay nasa 32 volt yata yung supply nito eh, yung battery. So i-check natin mamaya. So yun guys, oh, meron siyang coating na parang silicone or basta yung coating. So kahit matalsikan ng konting tubig, hindi siya basta-basta nasisira. Tapos dito, coated po siya. Kabilaan. Another relay. Malamang sa kanyang output to engage. Ito yung kanyang ATS lang para sa grid. Ito yung kanyang output. Okay. Dito naman yung kanyang input ng grid. Sa ilalim. So dito naman tayo sa kanyang battery. Ayan, kalahati guys sa kanyang buong body ay battery. Ayan, malaki yung kanyang battery. So i-check natin. Ayan, DC. Walang output galing sa kanyang BMS. So siguro to protect na walang madisgrasya dito, kasi nga meron siyang link dito. Ayan, natungkab ko na dito sa ilalim. Ayaw matanggal. Pinipilit ko siya pero ayaw matanggal. So dito pala guys. Ayan, dito pala meron palang naka-hide na tornilyo dito. Meron siyang takip para ma-prevent na dumikit dito yung board. Yan o. Boom. Yan, lagay natin dyan para hindi mawala. Apat yan. Kaya pala ayaw matanggal. Tanggalin natin. Dahil sa bigat ng battery, kailangan niya talaga ng... Yan. Abot hanggang sa kabila. So kahit anong ihila natin doon, hindi siya matanggal. Mawawasak na yung kanyang chassis pero hindi pa matanggal. Kaya si Bluetti talagang kahit saan pwede mo siyang dalhin.
sigurado pag inangat natin to, may iwan na yung kanyang ilalim. Tinanggal ko na rin yung kanyang rubber footing dito, wala pa rin. So nandito lang pala. Yun. So kasabay na dito. Nandito yung kanyang ano, board para sa kanyang AC input, para sa kanyang circuit breaker, mga inductor. Ayan. So itong ground niya ay to prevent na magkaroon ng shock kung sakaling naka-grid siya, so may iwasan. So karamihan na may ground wire na ganyan ay yung mga may UPS function. Ayun, pinutin na natin kasi nga na-access na natin, tanggalin na natin dito. Ayan yung kanyang ilalim. ABS, plastic, lahat ng kanyang plastic ay made of ABS. Okay. So ayan guys, yung buong battery ni Blueti AC180. Made of lithium iron phosphate. So malamang ay cylindrical yung ginamit. Malamang dito guys ay dalawang set. Okay. So hindi na natin bubukit-kitin kasi nga wala tayong pang ano, pang connect ulit. At least na-access na natin yung kanyang battery. Ayan. Kung magusto makita kung anong klaseng battery, ayan, kita nyo na guys. 32,700, 6,000 mAh ang isa. Okay. 32,700. Okay. Sa battery pa lang talaga, napaka intact yung kanyang build quality. So dito sa taas, nandito yung kanyang BMS. Akala ko nasa board, nasa taas. Akala ko nandito sa kanyang mainboard. Nasaan na? Nawala na yata. Okay, yung mga MOSFET or IGBT pala para sa kanyang BMS. Okay, so dito yung connection para sa kanyang mainboard. Ito naman yung kanyang output. So dito meron siyang fuse dito na rated 60 ampere ang isa, balit tatlo. Aside sa kanyang mga cutoff dito ng mga IGBT. Ito yung positive at negative. So dito yan. Yan, nasa 33.6. Ayan, kapag kakarga siguro yan, kakakarga lang, nasa 34 volt DC. Meron pa siyang mga fuse dito aside from dito. So ang bawat cell, hindi na natin isa-isahin lahat kasi nga okay naman yung system, wala namang problema. Tingnan na natin, 3.3. Okay, so lahat yan ay 3.3 kasi active naman yung kanyang balancer. Okay. So ngayon ay i-assemble na natin siya kasi nga nakita na naman natin yung mga parts niya. You know. Tapos ay susubukan ulit natin. Ayan, baka may ayaw nang gumana dahil nga sa ginawa natin, tear down. So, nailagay na natin yung kanyang front panel, blower, at yung
charging pad na lang ang hindi. So okay lang naman yan hanggat hindi natin i-on yung kanyang charging pad or DC, okay lang. So tingnan natin kung may lalabas na kuryente na doon at nailagay na natin o kailangan pa ng trigger. Yung pindutin dito. Yun. So wala pa. Wala pa pumapasok. Subukan natin i-on. Ayun, meron na. 33.6. So subukan natin sa DC. Goods. Subukan natin sa AC. Ayun. Try natin sa AC test. volt. Okay, so yun siya guys. Try natin. Okay. Check natin. Goods. DC. Goods. Ang tester dito. Ayun. Goods. Then, dito sa AC. So para sa mga interested na bumili ng ganitong klaseng power station ni Blue Yeti, nakalagay po sa description box tapos sa top comment section. Okay!